Hello mga suki, welcome back sa ating channel. Gagawa tayo ngayon ng putsak o shoecover. Ngayon, para sa hindi pa nakakaalam kung paano ito gawin, dito sa videong ito malalaman natin kung paano ikat at tie-in. Kaya para sa mga gustong matuto at baguhan pa lang sa larangan ng pananahi, ito lang pagkakataon natin. Tara mga suki, samahan nyo ako kung paano natin gagawin to. Okay, let's go! Ito yung mga sample na gawa ko. Iba-ibang design. Ito naman yung para sa bata na ginawa ko. Ipapakita ko sa inyo, kukuha tayo ng sapatos, mga suki, tapos ipapakita ko sa inyo kung ano ang magiging itsura niya pag nakasuot mo siya. Ito, sapatos to ng anak ko. Yung sukat nito, kasya dito sa maliit na shoe cover na ginawa ko. So, ipapakita natin kung anong magiging itsura. Ganto mga suki ang itsura pag nakasuot na siya sa sapatos na school shoes. So, nakukubiran niya yung shoes, hindi siya madudumihan. Pati yung dito sa may talampakan, naka-plug siya. Ganyan ang magiging itsura sa gagawin nating shoe cover o putsak. Ito ang mga gawa ko. Ngayon dahil may nag-order sa akin na made to order para sa pangmaliit na bata, kindergarten. Kaya naisipan kong i-video para ma-share ko sa inyo kung paano siya ginagawa, paano ikinakat para karoon kayo ng kunting ideya. Okay mga suki, magsimula na tayo kung paano siya ginagawa. Ito yung sukat, ito yung pattern na paggagayahan natin o gagawan natin. Ang una natin gagawin, ito naman yung tela na gagamitin ko. Pinagputulan lang mga suki ng pantalon. Kaya ito ang gusto kong gamitin dahil makapal yung tela. Tsaka medyo malambot. So pag nagkat tayo nang para sa may talampakan ng shoes, gagawin natin dapat yung tela natin magkasalubong. Yung right side magkaharap. Tapos ito naman yung pattern natin, lalapat lang natin. Guguhitan natin. Nga pala mga suki, yung pattern na to kasama na yung allowance dito. Nakalagay na yung allowance. So, pag nag-cut kayo ng tela, hindi nyo na kailangan maglagay ng allowance. Okay, naguhitan na natin. Ngayon, para hindi gumalaw yung tela, lagyan lang natin ng pin. So, dalawang pin ang ilagay natin para hindi talaga gagalaw yung tela. Tapos, i-cut na natin. I-straight lang natin yung ano natin. Tapos na tayo mag-cut. Pag inano yung ano yung right side, makikita nyo magka-partner na siya. Kumbaga isang pares na siya ng shoe cover. Ngayon para dalawang at gagawin natin sa gagamitin natin na design para sa my side. Kumbaga para dito mga suki sa pagkakabitan ng garter at sa yung pagkakabitan ng talampakan. Ito yung pinaka-side niya. So, dalawang design ang gagamitin natin para magkaiba kasi dalawang pares ang ino-order sa atin. So, gagawa tayo ng bias para sa side. Ang lapad na gagawin natin is 3 inches. Magsusukat lang tayo ng 3 inches. Dito sa 3 inches na to, kasama na yung allowance. Hindi nyo na kailangan maglagay ng allowance. So, paano ba natin malalaman mga suki yung sukat ng kabuuan? Maglalagay lang tayo ng guide dito sa may pattern. Lagyan natin ng pinaka guide natin. Kailangan yung ano natin, yung thick measure naka ganyan, nakatayo.
susukatin natin ng paikot yung ating pattern. Ang sukat natin is 19. Ilalagay lang natin yung 19. So, magsusukat tayo ng 19. Plus allowance, 1 inch, gagawin nating 20 yung haba. So, ayan na. Nakapaggawa na tayo mga suki ng magka-partner na isang pares. So, dalawa ang gagawin natin nito. Kasi dalawang magka-pares yung ano natin. So, ito, dalawa na siya. Dalawa rin nito. Sa isang ano na to, isang partner ng foot sock o shoe cover. Ngayon, magtatahi na tayo. Okay, mga suki, mag-start na tayo magtahi. Ang una natin gagawin, pagdudugtungin lang natin yung bias natin. Tapos na tayo magdugtong mga suki. Ang gagawin muna natin, i-jingan muna natin yung pinagdugtungan natin. Pero kung wala naman kayong i-jing, pwede naman natin tong i-fold ng dalawa tapos pasarahan lang natin sa ibabaw. Okay, mag-i-jing muna tayo. Ngayon tapos na tayo mag-i-jing. Ang gagawin natin, papasadahan lang natin yung pinagdugtungan natin para mas matibay. Sabay-sabay na lang natin pasadahan para sahan lang. Muna ang kakabit natin mga suki. Pag nagkabit naman tayo, kunin lang natin yung center nito. Lagyan natin ng pikite o cutting. Tapos ito namang pinagdugtungan natin, dito natin itatapat sa may pikite natin o may cutting natin. Dito tayo magsisimula magpasada. Pasadaan lang natin ang paikot. Ngayon, tapos na tayo magpasada sa isa. Yung isa naman, ikakabit natin. Tapos na natin ikabit yung isa. So pagsasabay na natin mga suki, ikakabit din natin yung isa. Kunin lang natin yung center tapos lagyan natin ng cutting o pikiti. Ganun pa rin gagawin natin kung saan yung dinugtungan natin, dito natin yun ang itatapat natin sa pikiti natin. Pag nagpapasada kayo, mga suki, alalayan nyo lang yung ilalim.
na hindi mahahatak ng ngipin. Natin pasadahan, kabilaan. So, iijingan muna natin to mga suki ng paikot para mas matibay. So, mag-iijing muna tayo. Ngayon, tapos na tayo mag-iijing. Bubuin muna natin yung isa. Lagyan muna natin ng garter para makita nyo kung paano siya binubuo. Ang una natin gagawin, lagyan lang natin ng pasada to yung paikot para mas matibay. Yung paikot ng pinagbibtungan natin mga suki, lalagyan natin ng pasada. Pasadahan natin yung pinagdugtungan mga suki para matibay. Ngayon, tapos na tayo magpasada. Ngayon mga suki, maglalagay na tayo ng garter. Ito yung ilalagay natin na garter. Ang lapad nito is 1/4. Tapos, nylon. Dalawang klase kasi ng garter. Mayroong nylon, mayroong cotton. Pero ang gagamitin natin ngayon, nylon. So, nung sinukat natin mga suki, yung kabuuan nito is 20 inches. Kasama na yung allowance. So, ang ilalagay nating garter, sukat muna tayo mula rito sa 1 inch. Hatakin natin yung garter. Estimatein natin yung hatak niya hanggang doon sa 20. Yung hindi siya masikip, hindi naman maluwag. So, estimatein lang natin. Tapos, tingnan natin kung hanggang saan. Nung sinukat ko mga suki, 13 inches yung magiging haba kasama na yung allowance. 13 inches. So, una natin gagawin, pagdudugtungin muna natin yung garter. Pagkatapos, pag nagkabit tayo ng garter, yung pinagdugtungan tsaka yung dinugtungan natin dito sa tela, yun ang pagtatapatin natin. Ipo-fold lang natin yung tela ng dalawang fold. Tapos, pasadaan muna natin, huwag lang natin ilalak. Ang purpose natin ito para yung tela, yung garter, I mean, hindi gumalaw. I-fold lang natin yung tela ng dalawang fold, tapos hatak ng garter, sabay pasada. Tuloy-tuloy lang hanggang sa matapos. Ganun lang ang gagawin natin. Idu-double fold natin yung tela. Pagkatapos, hahatakin natin yung garter.
tapos na natin yung isa, mga suki, isa na naman yung gagawin natin. Yung haba ng garter natin is 13 inches kasama na yung allowance. Ganon din ang gagawin natin pag dudugtungin muna natin. Pagkatapos, dito tayo magsisimula sa pinagdugtungan natin sa likod. I-double fold lang natin. So, ganun lang gagawin natin mga suki hanggang sa matapos tayo magpasada ng paikot. Double fold yung tela, tapos katak yung gaffer. Kung meron kayong mga retaso mga suki na hindi nyo nagagamit, pwede natin pakinabangan pa yan. Convert natin through putsak. Magagamit pa ng mga anak natin o kaya pwede natin ibenta. Pwede nating pagkakitaan. Lagi lang kayong mag-subaybay sa ating mga video na gagawin mga suki dahil lahat ng uri ng tahi i-vlog natin. Para makapagbigay tayo ng kunting ideya sa ating mga kababayan na gustong matuto sa larangan ng pananahi. Did what I had to do just to feed me, and what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me. Take into your hands a plan, your own hands can land your own. So tapos na natin gawin mga suki yung pangalawa. So okay na tayo. Ganun lang mga suki kasimple ang pagbuo ng shoe cover o putsak. Maraming salamat po sa inyong mga panunood. Pwede po kayong mag-comment o suggestion. Hanggang sa muli po nating mga video na gagawin. God bless po sa ating lahat. It's only worth it if you work for it. It's only worth it if you work for it. I won't stop till they hear